Hello guys, kumusta? Welcome back sa ating channel. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Good news. It's a good news. Good news for us. Bad news for them. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan i-like, comment, and subscribe para maging updated ka sa aking latest video. Okay? Pero bago yan, intro muna. Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Para sa sinasabi kong good news ay nag-file na ng kandidasi si Mayora Sara Duterte para maging Vice President, which is very good. Bakit? Dahil mabibigyan ng linaw yung mga tanong ng mga supporter kung sino ba kila BBM at Sara ang dapat maging presidente. Okay? Para sa akin, karapat-dapat naman silang maging presidente. Pero para sa akin, mas gusto ko na si BBM muna ang maging presidente bago si Mayor Sara. Kasi naniniwala ako na mayroon pang mga bagay na dapat tapusin si BBM na sinimulan ng kanyang ama maraming taon na nakalipas. Alam ko man ang lahat na maraming nagawa si Marcos nung panahon na siya pa yung nakaupo. At gusto natin bilang mga supporter na sana ay kung ano yung nasimulan ng kanyang ama ay tapusin ng kanyang anak. Bakit ko naman sinasabi na mas karapat-dapat si BBM na maging presidente? Kasi tapos na yung ano yun. Kasi nga, tapos na yung tatay. Tapos, pwede naman, qualified naman si Mayor Sara Duterte. Pero, siyempre, naging presidente na yung kanyang ama, si Digong, si Tatay Digong. Siyempre, bibigyan naman natin ng pagkakataon yung isa pang magaling na presidente, yung anak ng isa pang magaling na presidente, yung nga si late former President Marcos ng kanyang anak na si BBM, di ba? Para sa mga supporter na tulad natin, gusto namin ng balitang yan kasi kung sakaling tatakbo ng presidente silang dalawa, ay mahati yung mga supporter. Kasi gusto ng mga supporter na BBM Sara yung tandem, di ba? Isa pa guys, isa sa pinaka nagustuhan ko kung bakit gusto ko na maging presidente si BBM dahil sa mga policy. Alam nyo ba guys na idol ng founder ng Singapore si late President Ferdinand Marcos? Pero mamaya sasabihin ko sa inyo bakit gusto ko na maging presidente si BBM. Wala naman tayong makukuha, diba? Pero para sa akin, gusto ko na pagbigyan naman yung anak. Gusto ko mapagbigyan ng anak. Kasi nga, kung titingnan mo naman ang mga Aquino, diba? Halos dalawa yung presidente nila. Diba? Kahit na napakaraming pag-aari ng gobyerno na ginagawa nilang ibenta. Hindi yun nakita ng mga tao, di ba? Pero dahil tayo ngayon ay nasa bagong henerasyon na, hindi na tayo maluloko. Hindi na tayo maluloko ng mga fake news. Hindi na tayo mulat na yung mga tao. Hindi na kagaya ng unang panahon na dahil lang sa radyo. Radyo lang yung pinakikinggan. Hello guys, kumusta? Ita nyo naman, iba na naman yung damit ko. Kasi nga, kahapon ko lang yung na-edit. Narinig nyo naman, medyo malakas yung ulan, diba? Habang nagbablog tayo. Bibigyan ako ng kaunting trivia guys, kung bakit gustong gusto ko si BBM para maging presidente. Una guys, dahil sa mga palisiya. Alam nyo ba guys na ang Singapore, ilan sa mga palisiya ng Singapore ay
kinuha mula sa mga idea ni President Ferdinand Marcos. Ang founder na si Lee Kuan Yew, idol niya si President Marcos pagdating sa disiplina. Kagaya ng sinabi nga ni Lee Kuan Yew nung panahon na yun, nung namumuno pa si President Marcos, ang Pilipino ay nasobrahan sa kalayaan. Nasobrahan sa kalayaan at ginawa ng media ang lahat para baliktarin si Marcos. Dahil sa mga gahaman sa kapangyarihan na gustong pumalit, gumawa sila ng paraan para mapatalsik si Marcos. Hindi ko rin naman sinasabi na perpekto si Marcos. Kung mayroon siyang kasalanan, hindi na natin yung titingnan. Pero hindi natin pwede isisi lahat kay former President Ferdinand Marcos. Dahil nga, hindi naman niya makukontrol ang lahat ng mga tao sa kanyang paligid. At dahil doon, sinakyan ng mga makakaliwa at ang mga dilawan ang lahat ng issue para mapababa si Marcos. Ngayon, sabi ko nga kanina, yung mga palisiya ni President Marcos ay kinuha, yung mga idea kinuha, ilan sa mga palisiya niya ni founder Lee Kuan Yew ng Singapore ay nagmula kay President Ferdinand Marcos. Kasi nga, idol niya si President Ferdinand Marcos. Diba? Sabi nga niya, ang Pilipino hindi kailangan ng sobrang kalayaan. Hindi kailangan ng Pilipino ng sobrang kalayaan kasi nga, wala ng disiplina. Kailangan talaga ng matinding disiplina para umunlad ang isang bansa. Tingnan niyo ang Singapore. Alam niyo ba guys na noong 1960, ang Singapore, kung ano yung itsura ng mga squatter natin ngayon, yung panahon na to, ngayon, ay ganun ang itsura ng Singapore noong 1960. Habang ang Pilipinas noong panahon na yun ay umaangat na, ang Singapore naman ay napakahirap. Pero ngayon, baliktad na. Dahil sa pag-impose ni founder Lee Kuan Yew ng mga disiplina sa kanyang bansa, ay umangat sila. Ganun ang kailangan natin guys, disiplina. Ha? Gaya ngayon, yung mga dilawan, ay gumagalaw na naman yung mga dilawan para mapatalsik o para makansila yung kandidatura ni BBM. Huwag naman sana. Kung ayaw nyo kay BBM, huwag ibigay nyo lang siya sa amin. Kung gusto mong bumuto sa iba, ibuto niya. Basta kami, dito lang kami kay BBM. Wala namang perpektong namumuno, no? Walang perpektong namumuno. Lahat ng tao nagkakamali. Kung ano ang nangyari nung nakaraan, ay pwede naman yung kalimutan. Basta, para sa amin, kung ano yung mga tragic na nagawa ni Marcos nung panahon na yun, ay sana may pagpatuloy ng kanyang anak sa pamamagitan ni BBM. Okay? Yun lang yung gusto namin. Ha? Nagsasawa na kami sa mga dilawan. Yung mga fake news ng mga dilawan, sawa na kami. Gusto namin ng pagbabago. Kaya sinasabi ko rin na mas okay na maging presidente si BBM kaysa kay Sara. Kasi si Inday Sara, qualified na siya. Qualified, overqualified na nga eh. Pero mas gusto namin na mas nabigyan naman ng pagkakataon si BBM na maging presidente. Kung sakaling manalo siya, ay pwede na ulit. Pwede na umakyat si Sara Duterte para maging presidente. Pwede na siyang tumakbo. Ganun lang. Gusto namin subukan ang isang batang Marcos. Diba? Yun lang ang gusto natin.
para sa mga bago sa channel ko. Kung mayroon ko yung kayong gustong i-react guys, ha, gagawa ako ng mga reaction video na tungkol sa mga yung tungkol sa mga bagay-bagay. Kung sana kung may mag-request na mag-react, i-react ko. Pasensya na kayo kung medyo makulimlim yung aking paligid kasi yung ilaw ko, maliliit yung mga ilaw ko, ha? Para sa mga bago dyan sa channel ko, huwag niyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para mag-updated ka sa aking latest video. Okay? Bye-bye! Huwag niyo kalimutan, ha? PBM!